Hi guys! Welcome to my YouTube channel. So ngayon guys, nandito tayo sa SM Brand Central para sa mall duty natin for today. So, gusto ko lang share sa inyo guys, since may nakadisplay dito na unit sa atin, yung Expander GLS Automatic. So, tingnan natin guys kung ano yung benefit ng unit na to para sa mga family use cars and then kung ano yung mga features na meron yung Expander GLS Automatic. So yung kulay na naka-display pala dito guys is sterling silver metallic. So ito yung pinaka magandang kulay bukod sa mga graphite gray and then yung white and then yung red. So ito yung pinaka bestseller din namin kulay. So, ito yung napili namin i-display dito sa mall duty namin. So, let's go guys. Tingnan natin kung ano yung features na meron yung Expander GLS Automatic. So, let's go! Today's video, ito tayo sa mall duty. So, nandito ngayon yung unit na Expander GLS Automatic. So, ngayon i-start tayo sa award na nakuha na Expander GLS, which is nag 4-star siya sa Asian Cup rating. So, mag-start na tayo dito sa front dynamic shield design niya. So, naka-piano black finish na rin siya. And then, dito naman sa headlight, naka daytime running light na rin. So dito, may kita natin sa video, naka face lifted na Expander GLS Automatic. So lahat na Expander variants, naka T-shape na siya. So T-shape design, and then nandito na rin yung headlights. So LED headlamps na rin siya. So modern style na rin yung Expander variants na compare sa other model year natin dati. So ayan yung pinaka-look ng Expander GLS Automatic natin. So sa baba naman ng front fascia natin, may kita natin dito yung fog lamps ng Expander. So kahit Expander manual, meron na siyang fog lamps dyan sa baba. So ayan. Let's proceed naman tayo dito sa windshield na Expander natin. So Yung windshield ng Expander na naka-green laminated windshield na. So, sit naman tayo dito sa wheel size ng Expander natin. So, ang wheel size ng Expander natin is 17-inch 2-tone alloy wheels. So, yung wheels suspension niya naka-MacPherson strut na tayo dyan. And then, sa likod naman ng gulong natin ng Expator-torsion beam. So, kita natin dito sa front wheel natin ng Expander, naka-disc brake na siya, and then sa likod naman ng Expander natin, gulong, is naka-drum brake naman siya. So proceed naman tayo dito sa gilid ng Expander. So, bago tayo pumunta sa loob ng interior design niya, is may kita natin dito, merong body lining dito. So, may body effect lang din dito para sa mas magandang futuristic style ng Expander natin. So, kita natin dito, naka-KOS or keyless operating system na rin yung Expander GLS Automatic natin. So, kahit nasa pocket lang natin yung susidi, kaya kahit i-power switch lang natin dito sa door, pagpasok na talagang mag-open na yung unit natin. So, ito na yung driver seat na tinatawag natin. So, yun. So, dito sa gilid ng driver side natin, nandito yung mga power windows, and then yung naka-carbon fiber na rin yung ano niya dito. Yan. So, naman tayo dito sa interior ng Expander GLS Automatic. So, dito natin yung meter cluster na Expander. So, ito natin lahat dyan. Kapag kunyari magko-cross control tayo or di kaya yung speedometer natin, may kita natin dyan lang. Pagpasok naman natin dito sa interior ng Expander GLS Automatic. So, may kita na natin. Proceed naman tayo sa steering wheel. Naka 3-spoke leather wrap na siya. And then, nandito yung mga voice command and then yung mga audio control natin.
So, sa right naman ng steering wheel natin, meron tayong cruise control, which is kapag tumatakbo tayo ng mga highway ng 40 km per hour. So, pwede natin iset yan para sa accelerator pedal kapag, kunyari, pag na tayo mag-drive. So, pwede natin i-on yan during sa mga expressway na dinadaanan natin. So, may kita din natin dito yung switch ng para sa side mirrors. So, hindi na natin gababa pa yung window para i-adjust natin yung side mirror. So, may mga adjustment na siya dito sa driver side din sa may gilid ng steering wheel natin. So, push start engine button na rin tayo sa GLS automatic natin. So, kapag tinapakan natin yung brake and then pinush start natin to, mag-open ng kusa yung engine natin. Ito, makikita natin sa infotainment unit natin is naka Bluetooth connectivity na rin siya. So, meron na din siyang aux-in, cable, USB port, and then Apple and CarPlay. Apple CarPlay and Android Auto na rin siya. So, pwede natin i-connect yung mga phone dito sa unit ng expander. So, para hindi na tayo mahirapan kapag kunyari may mga kausap. So, hindi na natin kailangan hawakan pa yung cellphone natin para makita natin kung sino yung mga nagme-message sa atin or di kaya na tumatawag. So, pwede na natin sagutin yung tawag ng mga kausap natin. Kamagandang evolve ng expander variant natin, which is naka-digital aircon na siya. So, di na siya yung parang oven style, kagaya ng, pero mga expander GLX manual and expander GLX automatic, naka-oven style pa rin siya. So, yung bilog pa rin yun. Pero, kapag nag-avail tas ng expander GLX automatic, automatic talaga siya na naka-digital aircon na tayo dito. So, nandito yung mga switch para sa mga control system ng aircon. Yung USB port natin na sasaksakan para sa connectivity ng Bluetooth para sa LCD display natin. So, dito naman yung cigarette lighter para sa charging port. So, proceed naman tayo sa transmission, which is naka 4-speed automatic na yan. And then, naka electronic parking brake and then brake auto hold. So, ito natin dito yung overdrive button natin. So, din natin dito, meron din tayong storage na maliit dyan. So, kasha yung phone natin kapag kunyari, gusto natin, nandyan lang yung cellphone natin sa tabi natin. Pasok naman siya. So, meron din holders sa dalawang 2-cup holders para sa passenger and then driver side. So, proceed naman tayo sa soft leather na armrest. So, naka-plastic lang siya. Pero, ang leather, naka-leather talaga yung GLS automatic armrest natin. So, maganda yung ano niya, yung stitch niya. So, hindi siya konting basa lang eh. Ang storage naman na itong armrest natin is sobrang lalim. As in, so, proceed naman tayo dito sa driver side, katabi ng driver. So, meron din tas na storage dito sa ilalim. So, kapag kami mga papeles na gaya neto, kunyari, pwede natin mailagay dyan para hindi natin makalimutan kung sakaling may mga kailangan tayong dalhin sa office or di kaya sa mga kailangan nating ilagay na mga papeles natin. So, meron tayong glove box na tinatawag. And then, meron tayo na tinatawag na ditong trunk tray para sa secret storage natin. Si expander lang iisang parang ganyan. So, dito naman, yung fabric material niya is for expander GLS automatic, naka-black fabric lang siya. So, hindi siya naka-leather seat compared sa expander cross na naka-leather na. So, ayun guys, kung gusto naman natin i-transform ng leather, meron din naman tayong pa-freebies. Depende sa bangko mag-a-approve sa atin. So,
So, pagpasok naman natin ng second row seat, may kita natin, tinan nyo, kapag umupo ako, sobrang laki pa ng space ng legroom natin compare sa other competitors natin. So, ganyan kadam, ay ganyan kalaki yung legroom space, and then sobrang comfortable tayong umupo sa second row. So, pang family use car talaga. So, yung third row seat ako sa inyo kung ano itsura. Dito din pala second row seat natin, meron tayong armrest dito kapag kunyari dalawa lang kayo nakaupo. So, meron din siyang two cup holders dito, and then sobrang ganda din talaga net, sobrang luwag. So, yan. Tapos upo-upo. Pampamilya, pamparkada na unit to. So, yan. And then, di ko makakalimutan din dito ganyan yung ISOFIX niya. So, para sa car seat, proceed naman tayo dito sa third row seat. Tingnan natin gano'ng kaluwag din sa third row seat ng Expander GLS Automatic or Expander Variants. Ayan. So, ganyan kalakong space para sa third row seat natin. So, ang kinaganda pa dyan, ding cup holder dito, and then USB port, cigarette lighter para sa charging natin, charging station, kapag hindi naabot sa second row seat yung cable na saksakan natin. So, ay, 2 persons pa rin yung kasya dito sa third row seat. So, sobrang napaka-spacious niya. And, pang-travel talaga. Pag gusto natin, kasama natin yung pamilya or kaibigan natin sa mga travel. So, yun. Proceed naman tayo dito sa likod ng expander natin. So, yung expander natin neto, dito din yung shark spin antenna na makikita natin. So, yun. Dito, makikita natin sa likod ng expander, naka-shark spin antenna na rin tayo. And then, nandito na rin spoiler, kasama na rin yan. And then, brake light. And then, T-shape tail light. And emblem ng expander. Tapos, reflector na rear reflector. So, nandito kinaganda din, may reverse camera din siya kapag kunyari magpa-park na tayo or sa likod yung makikita natin. So, yan. So, guys, sa lahat ng mga gusto mag-inquire or interested bumili for expander variants or other variants ng Mitsubishi, kontakin nyo lang ako and i-message through Facebook page, Facebook account, or di kaya sa Viber. So, kita-kits tayo, guys, and sana sa lahat ng mga gustong mag-avail, hope to see you soon. So, price pala, guys, ng Mitsubishi is 1,198,000. So, ang down payment naman niya, if ever na gusto natin mag-in-house financing, is ang cash out lang natin, guys, is 15,000 under RCBC approval. So, depende, guys, yan sa bangko mag-a-approve sa atin. And yung monthly amortization naman niya, guys, is 24,444. So, all-in packages natin, may mga personal freebies pa tayong makukuha kagaya ng mga Boshorn, HD dashcam, so rain visor, circuit, deep dish matting, and other personal freebies pa natin. So, ayun, guys, see you next vlog.